Pagkatapos ng bayulenteng insidente na nangyari noong June 17 na kung saan inakyat ng mga Chinese Coast Guard pirates ang mga bangka ng Philippine Coast Guard at Philippine Navy at pinagpapalo, pinagtaga ang mga personnel at sinira pa ang mga kagamitan at kinuha pa ang mga baril ng mga sundalo ng Philippine Navy. Pero bago tayo magpatuloy, huwag niyong kalimutan pindutin ang subscribe button para lagi kayong updated. Ngayon, ilang mga opisyal ng Armed Forces of the Philippines ang nagpahayag na sila ay magpapile ng complaint sa Chinese government para bayaran ang mga nasirang kagamitan o equipment at ibalik ang mga kinumpiskang mga armas o mga baril. Pero mukhang imposibleng magbayad ang China at ibalik ang mga baril na kanilang kinuha sa dahilan na ang China ay maraming mga binigay o donation ng mga equipment at mga baril sa Armed Forces of the Philippines at ito'y ginamit ngayon sa Philippine Army at Philippine National Police at ibang sangay sa Armed Forces of the Philippines. Lalo na sa panahon ni President Rodrigo Duterte, maraming binigay ng mga donation ang Chinese government sa ilalim ng pamumuno ni President Xi Jinping. At noon lang 2022, nakatanggap ang Pilipinas ng mga ilang units na mga CSV Petre Bigfoot Mine Resistance Ambush Protected Vehicles mula sa China. Ito ay kaparte sa tinatawag na Chinese Military Assistance Program ng China. Natuwang-tuwa pa nga ang Armed Forces of the Philippines na tumanggap nito. At sa pareho ding taong 2022 ay nag-donate din ang China ng 3 units na mga combat engineering equipment gaya ng Norinco JQL Track-Based Scissor Type Bridge. Ito ay kaparte rin ng China Military Assistance to the Philippines at tuwang-tuwa naman ang Philippine Army na tanggapin ito. At nag-donate pa rin ang China ng 2 units na Armor Backhoe Loader para sa Philippine Army noon ding taong 2022. At hindi lang donation, ang administration ni President Duterte ay bumili rin ng maraming truck mula sa China. Ito ay ang 49 units na BAW 4-ton utility vehicles. Ito ay na-deliver noong 2021. Sa ilalim ng Truck Troops Carrier Light Acquisition Project at ganun ding taong 2021 ay na-deliver ang 18 unit ng mga utility vehicles mula sa China. Ito ang Dongfeng AQ-2082 series. At bumili rin ang Pilipinas ng 3 units ng mga military ambulance truck mula sa China noong taong 2021. At napakarami pa ang binili ang Philippine government sa panahon ni President Duterte. Bukod pa sa mga donasyon na mga military truck mula sa China noong taong 2020, 2021 at 2022 at ito'y ginamit ngayon ng Philippine Army at marami ding mga engineering and construction and logistics support vehicles na binili ang Pilipinas at hindi lang mga military equipments at mga vehicles ang binili o donasyon mula sa China. Kasama rin ito ang mga baril. Noong 2017, ang Pilipinas sa pamumuno ni President Duterte ay bumili ng maraming baril mula sa China, more than $500 million worth of weapons. Ito ay mga rifles at ang iba nito ay ginagamit sa mga sundalo doon sa The Battle of Marawi. Ang Philippine Army sa kasalukuyan ay gumagamit ng mga armas at mga equipment na nagmula sa China. Ang China sa darating na mga araw ay sasakupin na lahat ng mga teritoryo sa Pilipinas o soberintiya ng Pilipinas sa West Philippine Sea at mapigil lang ito sa pamagitan ng giyera. Noong manakarang taon, kahit hinaharas na tayo ng China, ay panay pa rin tanggap ng ating pamahalaan ang mga donasyon mula sa China at ilan sa mga donasyon na ito ay mga weapons at equipment. Sa kasalukuyan, ang Philippine Army ay gumagamit ng mga sniper rifles na galing sa China. 2 uri ng sniper rifles ang dinodonate ng China para sa Philippine Army at ito ang 30 units na Norinco CSLR-4 sniper rifles. At ang Norinco Type 85 na isa ring sniper rifles at ito ay gawa ng Norinco or Chinese North Industries Group Corporation Limited. Isa itong state-owned defense corporation or arm manufacturer na pag-aari mismo ng Chinese government, ang Norinco. Ang Norinco ay gumagawa ng mga commercial and military products at isa sa pinakamalaking defense contractor sa buong mundo at ang mga bansa sa mundo na naging customer ng Norinco ay ang bansang Pakistan, ang Zimbabwe, ang Canada, ang Democratic Republic of Congo, ang Venezuela. Ang Norinco ay natatag noong 1980
at Defense Product, Petroleum and Mineral Resources Development ang kanilang ginagawa, at ang Norinco rin ay ang pinakamalaki sa lahat na 500 state-owned company ng China. At noong 1993 ay pinatawan ng sanksyon ng US ang Norinco. Lahat ng mga barrel at mga firearms ay pinagbawal na makapasok sa US. At noong 1994, 2,000 na mga variants of AK-47 na gawa ng Norinco ay illegal na pumasok sa US or ini-smuggle ito na makapasok sa US para gagamitin sa mga mafia or sa mga organized crime. At may attempt pa na mag-smuggle ng mga Chinese-made product na gawa ng Norinco gaya ng mga tanke at mga rocket launcher. Buti na lang ito ay napigil ng mga US agent. Ang dating Bush administration ay nagpapataw din ng sanksyon sa Norinco dahil sa pagbibinta ng mga missiles sa Iran, at ang mga missiles na ito ay siya namang ibinigay ng Iran sa mga teroristang grupo ng Palestine, ang Hamas, para gamitin pang-atake laban sa Israel. Alam niyo ba na ang Iran ay number one supporter ng mga teroristang grupo gaya ng Hamas ng Palestine at Hezbollah ng Lebanon? At ang mga terorista na ito ay walang awang pumapatay ng mga bata, babae, matanda, lahat ay kanilang pinapatay. At lahat ng mga ito ay alaga ng Iran. Ang Iran ay nagbibigay sa kanila ng mga weapons. Ang mga weapons na ito ay galing sa China na gawa ng Norinco, gaya ng mga missiles at mga rockets. Alam nyo, ang Chinese government, kung sino pa yung masama, doon pa sila kumakampi. Anong 2020, si dating US President Donald Trump ay nag-issue ng executive order na nagbabawal sa lahat ng mga American company or individual na magkaroon ng share sa mga kumpanya na nasa listahan ng US Department of Defense na konektado sa China. Ang number one sa listahan ay ang Norinco Group. At noong March 2023, isang newspaper ang nagre-report na ang Chinese Norinco ay nagpadala ng maraming mga assault rifles, mga drone, mga body armor sa Russia between the month of June and December of 2022. Alam nyo, karamihan sa mga bansa sa Europe at Asia ay nagbibigay ng suporta sa Ukraine nung nilusob sila ng Russia. Ito namang China at Iran ay panay bigay ng suporta sa Russia para pulbusin ang mga Ukrainian. At alam nyo ba, laging nagmi-meeting ang tatlong barkada na ito, si Ebrahim Raisi ng Iran, si Xi Jinping ng China at si Vladimir Putin. Ano kaya pinag-usapan ng tatlong itong mag-best friend? Sigurado pag nandyan pa si President Duterte ay gusto rin sasali sa meeting. Alam nyo, ang tatlong ito ay mga tambaluslos rin. Puro gulo ang nasa isip. Isipin nyo naman, noong 80s at 90s, ang nagsusupply ng weapons para sa mga NPA para ambusin ang ating mga kasundaluhan, lalo na ang mga armas na AK-47 ay galing sa China na gawa ng Norinco. At hindi lang sniper rifles ang ibinigay ng China sa Pilipinas, kasama rin ang mga ilang equipments at vehicles. Lalo na sa panahon ni dating President Rodrigo Duterte, maraming binigay ang China. At bumili rin ang Philippine Army ng maraming mga drone mula sa China. Gaya halimbawa ng Tarot X4, marami ding binili ang Philippine Army mula sa China ganitong uri ng mga drone o UAV. At mayroon pang DG-1 Phantom Series na galing din sa China Norinco na binili rin ng Philippine Army. At mayroon pang tinatawag na Babic Series, galing din ito sa China Norinco na binili rin ng Philippine Army. At mayroon pang tinatawag na DJI Spark Series na galing rin sa Norinco China na binili rin ng Philippine Army. Ewan ko lang kung tatagal ba ito dahil mukhang galing lang ito sa Ungpin eh. Sa mga nagtatanong kung masama ba tumanggap o bumili ng mga armas or equipment na nanggaling sa China, ang sagot niya ay depende. Ang China kasi ay may ibang agenda na kukunin lahat ng mga teritoryo sa Pilipinas sa West Philippine Sea. At inumpisahan na nga nila ngayon eh. At pinagbawalan na nila ang lahat ng mga Pilipino, mamilitary man o masibilyan na papasok sa sariling bakuran ng Pilipinas. Paano mo maituring na isang kaibigan ang China na isang kapitbahay? Darating ang araw na magkagira dahil sa delikadong takbo ng panahon. Ang kaalyado natin ay ang US, hindi ang China. Ang China ay maging kaaway natin dahil sa kanilang ginagawa. Alam nyo, walang bansa na gustong magkagira. Subalit kung ang iyong bansa ay nilusob o inatake ng kapitbahay na bansa,
Alanganin naman magti-TikTok pa tayo, siyempre lalaban tayo para sa ating kalayaan at kalayaan ng ating bansa. Hanggang sa susunod, maraming salamat.